mabuti nga. Anong, ang balita, vale? Okay naman ako. Oo, yung may improvement ba? Oo, mas malakas na ako ngayon. Yung ano bang ginagawa mo para malaman mo na may nag-improvement doon sa ano mo? Katulad nung ano, yung doon sa Cavite, ang kayong sa kanya kasi na-monitor ko gawa anong meron siyang laboratory every week, once a week. Oo. Ako lang po ako, tapos na ako doon sa mga ano yan, yung blood test. Tapos na yun, may blood test ako once a month. Okay ang lahat ng result ko. Ano na lang yung ano po, yung liver, medyo mataas na lang, ganun. Yung taas yung dati, ngayon medyo unti na lang. Nag-calm down na, kumbaga. Lahat na okay na, pati ayon ko, tumaas na lahat-lahat. Dati anemic ako eh, talagang anemic ako, ngayon normal ano siya. Hindi yung maganda. Hindi ka na, hindi mo na ginawa yung pinapainom ko. Sabi mo 13 days. 13 days lang. 13 days. Pero yung sabi ko sa'yo, kung ano, kung sa tingin mo may nag-improve, sabi mo sa akin kasi, pwede natin ipatuloy. Kasi yung cancer kasi nasa Cavite yun, ano yun eh, 3 weeks yun sa kanya. Oo. 3 weeks siya, nang 3 weeks siya, nag-normal siya. Ayun. Yung nag-improve yung aking ano, basta parang mas malakas na ako ngayon, kuya, ano. Oo, pero yun nga, ang gusto kasi mangyari na mag-normal talaga. Oo, yun na lang, ano, liver function test ko, medyo, yung isa doon, medyo mataas, yung isa na lang, dalawa pala. Di dapat minum ka pa rin. Dapat minum pa rin ako? Oo, kasi yun yung pinaka, yung limo na yan, yun yung ginamit ko lang yan, tsaka yung nga, kaya matawag-tawa ko sa'yo. Dahil yung boses ko rin, isa din yan sa magpagaling sa inyo. Tsaka yung mga ginagawa ninyo. Nandun lahat yan. Gusto mo, kailan ako mag-umpisa hanggang kailan? Kahit na naka-umpisa ka naman eh. So, kahit sabihin mong, pwede rin twice a week, twice a day na lang. Maga-hapon, pwede rin. Maghahapon. At least, kung trabaho ka sa auto, hindi ka, tanghali, hindi ka mag-intindi. Basta continuous na lang ako, Kuya Nance. Continuous ka na lang muna. Tapos, yun, tawag ka sa akin o ano. At least, ano. Ayun. Yun ang mga ginagawa ko kasi. So, wala namang imposible. Wala imposible, basta may faith tayo. Yung faith nga ang magpagaling sa inyo. Ano nga eh, mayroong tumawag sa akin, ikaw na nagbigay nung number, pero hindi na tumawag ulit kasi sabi niya, parang itong week na to, sabi ko hindi pwede kasi, last week ba yun? Kasi mayroong naka-schedule din. Gusto nila pumunta dito sa bahay. Sabi ko, pwede sa telepono, pero mas maganda sa bahay talaga kayo kasi mas marami akong masabi at marami kong marinig kasi sa telepono kasi limited. Oo, yun ang ginagawa ko. Willing naman siya sa bahay, pero hindi na tumawag uli eh. Hindi pa. Kasi ano, alam ko bumalik siya sa trabaho nung Friday eh. Tsaka alamin yata niya yung ano, yung schedule ng asawa yata niya. Kasi isama niya. Oo, kasi hindi nagdadrive. Nagdadrive siya pero natatakot siya mag-drive sa malayo. Ganon. Asawa niya nagdadrive. Yun ang balita yun. Dati siya nagtrabaho sa Nurture eh. Kasama ko dati siya. Tapos matagal kasi hindi nagkita. Pero pumunta-punta pa rin dito sa akin yun. Tapos, yun, ganun yun. Tapos nagkita kami, minsan pumunta siya bigla. Siguro mga 2 weeks ago, ayun, magkita kami. Pumunta siya, napunta dito sa bahay. Ano ba problema niya nun? Hindi ko natanong eh. Sa heart yata yung problema niya eh. Sinasabi niya meron akong problema sa heart. Marami kong maling yan, mga ginamot ko. Oo.
Meron nga akong mga ginamot na may butas sa puso, eh, gumaling eh. Oo, yun. So, hindi naman din ako, tas, hindi naman kasi ako ang nagpapagaling eh. Kumbaga, ako nagagamot, pero hindi ako nagpapagaling. Oo. Si Jesus guys ang nagpagaling. Kasi malinaw nga sinabi niya, ikaw ang nagagamot, ako ang nagpagaling sa kanila. So, wala akong kakayahan magpagaling. Kaya lang kung paniwalaan niyo ang mga sinasabi ko. Nasa pamamagitan mo. Oo. Kung paniwalaan niyo ang mga sinasabi ko, ano yung mga lumalabas sa bibig ko, doon kayo gagaling. Oo. Di ba? Oo. Yun. So, wala naman yung posible. Pa, yan, Prianas. Ako nung isang linggo, pumasok ako sa trabaho. Oo. At itang hindi yun yung trabaho dyan sa noche. Kasi yung isang kaibigan ko, siya sa agency. Eh, matagal na yun na namimilit na pumasok ako dun sa kanya. Kaya sinabi ko, subukan ko nga, bakit hindi naman kung kaya ko na. Tapos, binigyan niya lang ako ng 4 hours na shift. Yung madaling shift lang, aba, sabi ko, parang wala. Parang di ako napagod. Tapos, kuya, binigyan na naman niya ako ng 4 hours dun sumunod na araw. Aba, okay din. Sabi ko, parang okay lang din. Sumunod na araw, binigyan ako ng 8 oras, kuya, pagdating sa bahay, nahiga na lang ako. Nahiga ako. Pero, yung pagod mo na yun, pagod ba yun na normal lang na pagod ka sa trabaho o pagod dahil meron kang hindi pa sapat ang energy mo? Pagod ako, kuya, sa tingin ko, kasi hindi rin ako nakatulog nung gabi na yun. Ganon, parang hindi ako makatulog, parang ganon tapos, parang pagod ako yung katawan ko. Ganon. Parang kasi simula pa lang ako magtrabaho. Tagal na. Saka matagal ka na hinto, di ba? Matagal ako na hinto, ilang buwan na. Pero yung sa reunion mo, naka-waiting pa rin yun para sa'yo? Yun ang sabi sa akin nung anak ko, yung kinausap ko. Sabi nila, ang trabaho andito lang para sa'yo. So hindi naman yun conflict doon sa ginawa mo ngayon? Hindi naman, Kuya Nas. Tinatanong ko lang, baka naman magkaroon ng conflict kasi... Problema ka mo, problema. Kasi naman, Kuya Nas, doon sa kanila, nakalip pa rin ako eh. Oo. Yun lang tatanong ko kasi, siyempre, di ba, akala ko, tama nun, yung hindi ka nakalungong service, tapos bumapasok ka sa iba. Makikita kasi yan sa, doon sa record eh. Sa taxation, makikita doon. Siguro ko lang, baka naman yun, nakalimutan nyo ba na may mga conflict na yan. Magkukwestiyon kayo. Oo. Hindi naman, Kuya Nay. Saka ayoko rin namang matrouble, no? Oo nga. Kaya nga, tinatanong ko, baka may iba kasi na sige na lang ba, iniisip na meron silang may obligasyon, taka pwede magkaroon ng problema. Ayun nga, kasi sinubukan ko nga, kasi nursing home yung mga ginadala sa Kuya Nay. Di ba mas nakapagod yun? Sa nursing home, hindi ganun pagod ang katawan mo, Kuya Nas. Yun ang na-compare ko. Kasi ang pagod doon, Kuya Nas, yung mga AIN, yung mga nurses na nagpapaligo ng mga matatanda, yung sila ang nagbibihis, nagpapakain. Ikaw, anong ginagawa mo doon? Ang ginagawa doon, ginagawa ko, nagbibigay ako ng gamot. Wala yun. Maganda yun para sa'yo. Pero, Kuya Nas, napakarami naman nilang bibigyan ko. Oh, at least, hindi ka nagbubuhat. Ay, hindi ka magbubuhat. Kaya nga, yan yung doon, nag-aiba. Kahit naman kunti lang, kung nagbubuhat ka, di ba? Nung nasa ospital, di ba, kahit kunti, pero pagod ka sa ospital. Pero yung ngayon sa'yo, hindi mo pa talaga pwede yan ibuhat-buhat ng mabigat. Ay, hindi pa siguro, Kuya Nas. Hindi talaga. Hindi sa siguro. Hindi talaga. Yung kamay ko, di ba sabi ko sa'yo, namamanhid. Oo. Alam mo ang namamanhid ngayon? Oo. Paklo na lang. Tatong narire? Oo. O di, yan. Kaya nga, mayroon pa ka palang naramdaman eh. Dapat tinutuloy mo pa yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, tumawag kayo sa akin, magsabi kayo kung mayroon pa kayong naramdaman. Kasi nga, Kuya Nas, sabi ko, nag-i-improve. Sabi ko sa kayong paako, konti na lang din. O kaya nga, dapat talaga tuloy-tuloy ka talaga.
naman sa'yo, tumawag kayo pagdating ng 13 days. Ako rin magsasabing ihinto mo. Gusto ko malaman kung ano ang mga improvement, ano ang nagbabago. Kasi dito natin nakikita, di ba? So ipatuloy mo yun. Kahit kasi sa trabaho, parang iba kasi nung mga ano ko, nagdala ng limon sa trabaho. So ngayon sa'yo, sabihin ko sa'yo na kahit umaga, tapos hapon na lang. Tapos sa bahay ka pa rin. Tapos nga, Kuya Nice, no? Yung si ano na to, si Maria, yung mom sa'yo, yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, may nakita niya, umiinom ako ng lemon. Ay, sabi ko, kasi ganito yan, di kinuwento ko na sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, bibigyan kita ng kalamansi, sabi niya sa akin. Marami ako sa bahay, meron daw siyang 2 puno. Ako, napakaraming binigay sa akin. Sabi niya, yan pala ang gamot mo. Sabi niya gano'n sa akin. Bibigyan kita. Sabi niya gano'n sa akin. Binigyan ako, napakarami talaga. Ano yung ganda naman niya? At least ano, hindi ka nabibiging limon? Oo nga. Alam mo ba ang ano ko, ang kuya na sa loob, nakakita ko ng kalamansi sa Pilipino siya. Ang 8 piraso niya, $2. Nakaniliit yung kalamansi. Ang liit pa. Ang iniinom ko, kuya na, alam mo, lime. Di ba pwede yun, ano? Pwede, kahit alim mo, pwede. Limon din yun. Ang green nga lang yun. Oo. Kaya nga lang. Yung line dito, kalalaki, di ba? Oo. So, naku, ang daming katas nun. Pero, mas maganda yun. Pero, di ba mag-ina mo, wala, hindi ma-update yung simura mo? Never. Hindi siya nasaktan. Oo, oh, ganun yun. Kaya nga, naalala ko yung nasa Cavite, na... Yung kanya naman, buong katawan niya naman, head. Siguro, mga isang buwan niyang daladala yun. So, ngayon, nung ginamot ko siya ng Bernes, alam mo, Bernes ng hapon siya uminom. Kinabukasan ng umaga, pagpalo ako, wala na. Kasi ang nagpapagaling doon, ang fit mo talaga. Kaya lang ginamit ko yung kalamansi, nakasangkapan lang, patunay na ginamot ko kayo. Pero at the same time, nag-releaser din yan sa mga sakit ninyo. Yan ang sabi nga niya, manggamot ka at mangaral, boses palang marinig nila sa'yo, basta maniwala sila sa'yo ang ginamit ng sangkapan, maniwala sila kay Jesus Christ, magagaling sila. Pero hindi ako pumayag. Ano yon? Matagal hindi ko ginawa. Kasi, ang sabi ko nga sa kanya, anong papatunay natin, ang ginamot natin sila, samantalang narinig nila ang boses ko, pwede lang sabihin na, nagkataon lang. Di ba? So, hindi ko yan, napakarami namang kamong nagkataon yan. Kaya nga, ibig sabihin, buti kung magkasama-sama silang mga tao na yun. Sa bagay, oo. Di ba, hindi naman yun magkakilala. So, ngayon, hindi ako nang gamot talaga. So, lagi ko sinasabi sa kanya na hindi ako manggagamot pag wala akong gagamitin. Yun yung kinito ko sa inyo yata na kalamansi nga. Ano niya sabi niya sa inyo, Kuya Nas? Alin? Nung pumayag na siya na gumamit ka ng something? Hindi siya pumayag. Hindi niya sinabing papayag ako. So, ginawa noon, kasi hindi ako nagamot. Ang dami kong araw na sinasabi sa kanya, palagi ko sinasabi na hindi ako manggagamot. Kasi parang ang ginawa ko kasi pinagtanggol ko siya. Oo. Na gusto ko ang tao talaga magising na may Diyos at siya ang nagpapagaling. Kasi kung sabihin kong boses ko lang narinig, talagang sabihin ng tao, nagtsambahan lang yun, nagkataon yun, gumaling lang ako siguro sa ininom ko o sa gamot ba ng binili niya, di ba? So, hindi talaga ako nag-umpisa. Tagal. So, ngayon, dumating yung panahon na gumigay siya ng mensahe na nandun siya sa puno ng kalamansi. Yung binato niya ako ng binato, salo naman ako ng salo. So, ha? Sige, salo. Walang sumablay sa salo ko. Bato ng bato siya. Ngayon, kadami. Walang tigil siya magbato. So ngayon, lumingon ako sa paligid. Kadaming tao nakapaligid. So anong sabi niya sa akin? Bibigyan mo sila ng 3 piraso bawat isa. So ibig sabihin, yun na yung pagkakataon na yun na ipinagkaloob niya sa akin ng kalamansi. Na pag sinabi kong kalamansi ang inumin mo, 3 sa umaga, 3 sa... Ako bahala kung 3 ba siya sa araw, 3 ba sa... sa tatlo-tatlo ba sabi ko, basta 3 piraso ang sinabi niya bawat isa. Uh-oh. So ako na ang bahala doon kung ilan. So ibig sabihin, pumayag na siya na magamit ako ng bagay para patunay na ginamot ko ang isang tao.
So, yun. Doon ako nag-umpisa na. Doon na. Kasi na pa yun kayo nag-umpisa, Kuya Nas, na gumamit ng kalamansi. Oo, simula. Nag-umpisa ko manggapo talaga. Doon ka lang kayo nag-umpisa nung pumayag na siya? Oo, doon ako nag-umpisa. Kasi hindi ako manggagamot talaga. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako manggagamot nang wala akong gagamitin. Dahil anong patunayan natin sa kanila na ako ang nanggagamot at pinagaling mo sila na wala man tayong ginagamit? Oo. Di ba? So ako lang din ang tao na pwede sumaway sa kanya para din sa kanya. Di ba? Kita mo, ang ginawa ko, pinagtanggol ko siya. Kasi, siyempre, ma-realize ng tao na nandyan siya kung wala kaming gagamitin. Eh, lagi sinasabihin ng tao talaga yan, nagkatao na gumaling siya. Di ba? So, once na gumamit ako ng isang bagay, so, yun, patunay na ginamot ko kayo. Kaya paniwalaan ninyo ng kalamansi. Kasi pag hindi nyo paniwalaan nyo, hindi na kayo gagaling. Bago nga iniinom pa, sabi ko, sinabi mo po ito na, na ito ang aking gamot. Sabi kong ganyan sa kanya, kinakausap ko pa. Na papagalingin nyo ako sa pamamagitan ni Kuya Nas. Oo, basta nandoon lahat. Oo nga, totoo lahat. Iyon nga sinabi nga niya noon na pag nagdasal sila, banggitin nila ang pangalan mo. Hindi ko sinasabi sa mga tao yan kasi hindi ako happy. Hindi naman na gusto ko makilala talaga siya ng tao. Hindi yung sabihin ng tao na sa pangalan ko ang banggitin nila, hindi. Gusto ko pa rin ang, kung ako man ginamit niya, hiyayaan ko na lang tao maniwala sa akin, pero ang kilalanin nila si Jesus Christ, kasi siya naman talaga ang nagpapagaling eh. Hindi ko magawa to kung wala siya. Isipin mo naman yung parehas lang naman tayo, tao lang din ako. Di ba? Wala akong kakayahan magpagaling, wala akong kakayahan makakita sa nakaraan mo, wala akong kakayahan makita kung anong meron kayo. Nagawa ko lang to dahil nandito siya, kaya nga sabi na niya, kasama mo ako sa lahat ng panahon. Malinaw naman eh. Yan lahat, wala ko iniimbento niya sa mga sinasabi ko. Yun nga lang, meron ako sinisira na Indian kanina, hindi siya makapaniwala. First time daw niyang nakarinig na ganitong ginagawa ko. Kanina, kasamaan mo ba? Hindi, guest sa hotel, sa trabaho ko. Kaya sabi niya, first time daw. Sabi ko, hindi kita sinisira na maniwala. Hindi ko pinakita ako sa mga record na mga yung mga nagpagamot na mga listahan.